Hanani! Nehemias. Ano nang mangyayari sa mga Hudyong tumakas mula sa pagkakabihag? Ano nang nangyayari sa Jerusalem? Ang naiwan sa pagkabihag ay humaharap sa malaking kapighatian. Lahat sila ay kinukutya. Bumagsak ang kuta sa Jerusalem at ang mga pintuan ay nangasunog. Panginoon kong Diyos, pakinggan hawa ngayon ang panalangin ng inyong lingkod. Ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala sa pagsuway namin sa iyo at sa pangaral ni Moises. Ngunit sinabi mo rin na kung kami ay manunumbalik at susunod sa iyo, titipunin mo kaming muli sa lupaing napili upang ikay sambahin. Pakiusap, dinggin mong dasal ko. Ipinalik ako ng ating Panginoon sa Jerusalem, gaya rin ang pagbabalik niya sa inyong angkan. Halina, buuin natin muli ang pader ng Jerusalem. Nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Pinunong Sanbalat. Ano yun, Gesham? Tinipon ni Nehemiah sa mga tao at sinasabing bubuuin ang pader ng Jerusalem. Alam ko, ibinigay niya sa akin ang sulat na mula sa hari na may pahintulot niya. Nakasaad din na dapat silang bigyan ng kahoy sa anumang plano nila. Kapag nangyari yun, mawawalan tayo ng kapangyarihan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan ito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. Anong ginagawa niyo? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanya mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem. Pinapangako ko, Tobias, hindi magtatagumpay ang plano ni Nehemiah. Sisiguraduhin ko yan. Kayang gawin to, Miss Crawford. Kung kaya ng iba, magagawa mo, Chris. May tiwala ako. At sa'yo din, Gizmo. Ano naman ang pinagkatiwala sa inyong dalawa ni Mrs. Crawford? May meeting siya at gusto niya ako mag-tutor sa ilang estudyante. Ikaw? Sino tuturuan? Oo, ako. Sina Todd at Benji. Oo. Sinabi nila kay Mrs. Crawford na kung matuturuan sila, maganda ang future nila sa science. Okay. At good luck sa inyo. Handa na kami sa lesson, nerdy sir! Uy, anong niluluto mo? Teka guys, chemistry tayo ngayon, hindi cooking. Ano ba pagkakaiba? Sa chemistry, hindi tinitikman ang kutsara. Usapang science. Bye! Ano kaya ang mangyayari kapag nilagay ko to sa nagsasalitang lata? Tama na, Todd! Gusto mo ba siyang maprito? Okay! Narinig mo si teacher. Walang prito. Hindi to cooking class. Tara na, Gizmo. Wala silang balak matuto. Umalis na tayo. Quantum naman. Nagbibiruan lang kami. Bumalik kayo. Kantahin natin ang periodic chart. Boron and carbon and calcium. Cobalt and radium. Titanium 2. Silver and tungsten and iron and lead. Strontium, calcium. Giz, halika na. Maganda yung ginawa nilang kanta. Wow! Ang bilis naman nilang matuto. Sinubukan ko silang turuan, pero niloloko nila ako, Joy. Tama ba naman yun? Chris, ano ka ba? Sa kaunting asaran at biruan, susuko ka na? Dalawang salita lang sasabihin ko.
Ayoko na! Chris, isa lang yun. Talaga? Pero dalawang salita yun. Superbook! Sakong dating mo, ialis mo ako dito, Superbook! Dadalhin ko kayo kung saan makikilala ninyo ang lalaking napagtagumpayan ang pangungutya at panganib para sa importanteng gawain sa Diyos. Wow! Nasaan tayo ngayon, Giz? Ayon sa geosensors ko, narito tayo sa sinaunang Jerusalem! Ang natira na lang sa Jerusalem. Si Eliasib ang sa pintuan ng tupa. Si Huida at si Michola naman doon sa pintuan ng luma. Malaki-laking pag-aayos ang gagawin nila. Kailangan ngang ayusin ang lugar. Sandali, kayong tatlo, anong parte ng pader ang inyong aayusin? Wala pa po kami sa listahan yan. Bago lang po kami. Chris, Joy at Gizmo. Ako si Nehemias. At aaminin ko sa inyo, kahit ako'y bago lang din dito. Bakit naman po kayo na parito? Nais ng Diyos na ayusin ko ang pader at ibalik ang mga tao sa kanya. Kung pinadala kayo dito, saan kayo galing? Ako'y alipin ni Haring Artaxerxes sa Persia at ang kapatid ko namang si Hanani ang nagsabi sa kinasapitan ng Jerusalem. Pinagdasal ko sa Diyos na payagan ako ng hari na makabalik dito. Maaaring magalit ang hari, ngunit hinawakan ng Diyos ang kanyang puso. Pinayagan niya ako at pinasamahan niya pa sa mga sundalo. Mukhang kailangan niyo ng tulong dito. Kailangan natin ng 477 bato para maayos itong bahagi ito ng pader. Kung gayon sa inyong bahagi ito, kung kasing talino mo siguro ang lahat, matatapos natin agad ang trabaho natin. Naku po! Nehemiah, ano naman ang alam mo sa pagbuo ng syudad? Ano ba namang klaseng pader yan? Daanan lamang yan ang asong guba tsak guguhu na yan. Tingnan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madalas silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Nakakatawa ka. Hindi mo maibabalik ang pader na ito. Ha! Tingnan mo, puspusan pa rin silang nagtatrabaho. Kumukuha sila ng lakas ng loob kay Nehemias. Hindi, Tobias. Bago pa nila malaman, pababagsakin na natin sila at papatayin. Hindi sila magtatagumpay. Gizmo, narinig mo yun? Sabihan natin si Nehemias! Dali! Sumakay ka na! Tagal ko nang hindi naglalaro ng putik. Nakalimutan ko na kung gaano kasaya. Nehemias! Narinig namin ang planong pag-atake ni Nasambalat. Alam ko, may sampu pang nagsabi sa akin tungkol dyan. Pero saan? Kailan? Napapagod na ang mga tao, Nehemias. At natatakot na rin. Bukod kay Nasambalat at Tobias, nagagalit na rin sa pagbuo natin ng pader ang mga taga-Arabia, Amon at Asdod. Kailangan may gawin tayo! Oo ka naman! Oo! Kaya ba natin sila? Hindi maaari ang ganito! Okay.
Lahat kayo hahawak ng sandata. Babantayan natin ang mga mabababa at may mga butas na bahagi. Zakur, anak ni Imri, sumama ka magbantay sa pinto sa bukal. Meshulam, na anak ni Berekia, sumama ka naman sa pagbabantay ng pader sa tubigan. Melkia, anak ni Rikab, magbantay kayo sa may lambak. Huwag kayong matatakos sa kalaban. Dakila ang Diyos at maluwalhati. Hindi lang siya basta nagtagumpay sa mga taong nangutya sa kanya. May plano rin siyang talunin ng mga ito. Simula ngayon, ang kalahati sa atin magtatrabaho. At ang kalahati naman magbabantay. Magtatalaga rin ako ng taga-ihip ng trompeta. Oh, ako na lang yun! Handaan na ako magpatugtog! Hindi ganyan tagatunog ang sinasabi niya, Giz. Tagatunog ng trompeta bilang hudyat. Kaya ko rin maging alarm! Pasok niyo ako sa audition! Hindi tayo atake! Hindi. Oras na. Susugod tayo sa pagsikat ng araw. Makinig ka sa akin. Alam nila ang sabi ng aking espiya na paliligiran ng bantay ang buong syudad at tapos na at matibay na ang kalahati ng pader. Hindi tayo makalalaban. May tiwala ka sa espiya na yan? Dahil alam niya. Paatrasin ko ang mga tauhan at si Nehemiah mismong papatayin ko. Ayon sa espiya, nabuo na ni Nehemiah ang pader. Pintuan na lang ang hindi na ilalagay. Apat na beses na ako nagpadala ng paanyaya sa kapatagan ng Ono para patayin siya. Ngunit nalalaman niya rin ang bawat patibong mo. Hindi siya natatakot. Maaaring sa atin ay hindi na. Pero ang bawat isa ay takot sa hari. Nehemias, maaari ba akong magtanong sa'yo? Ano yun, Chris? May mga tao sa pinanggalingan ko na, alam mo yun, sabihin na natin na kagaya ni Sanbalat. Kinukutya ka? Pinagtatawanan sa mga ginagawa mo? Oo, pero nakita kong hindi mo pinapansin sina Sanbalat. Patuloy mong binubuo ang pader kahit anong gawin o sabihin nila para mapigilan ka. Paano mo nagagawang kumalma at huwag magalit sa kanila? Ang lahat ng ito ay para sa Panginoon at itinataas ko ang hindi ko kayang gawin. Tinutuon ko rin ang isipan ko sa mas malaking plano. Anong mas malaking plano? Bakit kaya gusto kong mabuo muli ang pader, Chris? Protection ng lungsod mula sa gaya ni Sanbalat? Magagawa nga yun ang matibay na pader. Ngunit ang malaking plano ay sa Diyos. Pangako niya sa kanyang mga tao na kapag sila'y nagsisi at sumunod sa utos, lahat ng Israelitang napadpad kung saang mga dako ay babalik sa lupain ng kanilang ninuno. Babalik sila sa Jerusalem na nakabangon sa pagkasira at pagkatalo. Pag lumapit sila sa bagong pader, pag pumasok sila sa matibay na pintuan, sila'y darami at makararanas ng lubos na ginhawa higit pa sa kanilang mga ninuno. Nehemias! May importanteng mensahe mula kay Sanbalat. Masamang balita? Balitang balita sa iba't ibang bansa na binubuo natin ang pader para maghimagsik dahil gusto kong maging isang hari. Pero hindi naman totoo yun. Hindi. Kapag daw nalaman ito ng hari ng Persia, ipapupugot niya ang ulo ko. Hindi talaga titigil si Sanbalat. Aminin natin, mga gaya niyang nananalo.
gagawin nila sa atin? May pagtatanggol natin ang sarili natin sa iilan, ngunit hindi sa buong hukbo ng Persya. Kung mawawala si Nehemias, anong gagawin nila sa atin? Wala itong katotohanan. Gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. May basbas ako mula sa hari. Paano kung totoo yung sinasabi ni Sanbalat? Paano na? Tinatako tayo ng kalaban upang matigil ang gawain. Nananalangin ako na bigyan ako ng Diyos ng lakas. Samaya, sabihin mo kay Sanbalat ang sagot namin. Itutuloy ang pagtatrabaho! Talagang matabang siya! Dapat pinatena natin siya nung una siyang lumapit. Hindi pa naman huli ang lahat. Ikaw, pinagkakatiwalaan ka niya. Para na kami magkapatid. Pagtagumpayan mo ang isang ito, pinapangako kong magiging mayaman ka. Napakahusay ng pagkakagawa. Oo, wala akong nakikita pagkakamali o anuman sa pader. At ginawa lang nila to ng 52 araw. Uy, ayun si Nehemias. Ano kaya ang gagawin niya? Tara na! Pasok! Shumaya, may kailangan ka? Bakit mo ako pinatawag? Nehemias, kailangan na nating umalis ngayon. Ngunit bakit? Pupunta tayo doon sa templo at magtago ka. Ikakandado namin yon. Dahil anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Paano na? Bakit naman ako tatakbo at magtatago sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi. Hindi ko gagawin yon. Kailangan mong gawin. Pinadala ako ng Diyos para iligtas ka. Hindi, Shemaya. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ang may nais nito. Ano sinabi mo? Sinuhulan ka lamang nila upang ako'y lokohin at may tulak mo sa pagkakasala nang sa gayon masisira nilang aking pangalan. Wala akong alam sa sinasabi mo, Nehemias. Diyos ko, iyong alalahanin ang lahat ng kasamaan ng ginawa nila Tobias at Sanbalat. Gayon din kay Noadiah, ang babaeng propeta at iba pang kagaya niya na nagtangkad-takutin ako. Malaking pagkakamali ito! Hindi, ikaw ang nagkamali! At hindi yan malilimutan ng Diyos! Wow! Nehemias, paano mong nalaman na traidora siya? Sa sandaling iyon, naramdaman ko nang nasuhulan na siya. Mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at naisip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lang ang mga tao rito at hindi pa nagagawang lahat ng mga bahay. Ngunit pinangunahan ako ng Diyos. Ano bang gagawin natin sa listahan ng mga pamilya? Noong atakihin ang Jerusalem at masira ang pader, marami sa amin ang nabihag at dinala sa Babylonia. Ngunit nasa akin na ngayon ang listahan ng mga taong unang nagbalik. Lahat pa sila ay narito na? Hindi, ang iba ay nasa dati nilang lugar. Ngunit naitayo nang muli ang pader. Oras na para tawagin ang lahat at bumalik na sa Jerusalem. Mga anak ni Ela, mga anak ni Asga, mga tao ng Jora, mga apo ng Asaf sa templo ng Musikero, mga apo ng Silbi sa templo, Ater, Talmon, mga tagapangalaga sa bahay ng Shalom, mga anak ni Bazlith, Nezia, Gidel, mga anak ni Mehiha, mga anak ni Harasha, mga anak ng Silbi ni Solomon na si Sofereth, ang mga mula sa Tel Melha, Dargon, Tel Harsha, Cheru, Adon. 42,360 ang nagbalik. Bukod pa sa 7,337 na mga alipin at 245 na mga awit. Ngayon na nagbalik ng mga tribo sa Jerusalem, muli nating itaas ang ating sarili sa Diyos. Ezra,
Maaari mo bang basahin ang batas na binigay ng Diyos? Amen! Amen! Narito ang kautusan ni Moises! Ngayon, ang espiritual na buhay ng mga tao ay muling nagbalik. Ngayon, binibigay kong pagpipilian, saya o paghihirap, buhay o kamatayan. Umuwi na kayo at magdiwang. Bigyan ninyo ang mga walang naihain pagkain at inumin. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa Panginoon, huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ng Diyos ang lakas ninyo. Alam nyo, hindi nagpatalo si Nehemiah sa mga nangungutya. Mukhang kaya ko na rin harapin ang mga bully sa science class. Maganda nga yan! Gumawa tayo ng mataas na pader pangharang kina Todd at Benji! Hindi pagtatayo ng pader ang nasa isip ko, Gizmo. Todd, tingnan mo itong bago kong trick! Ayos yan! Okay, sumunod ka lang, Giz. Ano bang binabalak mo, Chris? Gagawin kong kaya ko at magtitiwala sa Diyos sa anumang malaking plano niya. Si Nehemiah gumawa ng pader. Ako may science project na kailangan tapusin. Oh, tingnan mo! Si Captain Science at nung lata niya! Nagkakamali ka! Gawa ako sa titanium! Gusto niyo bang bumagsak sa science at mag-summer school? Sa palagi ko, hindi. Uy! Balik mo sa akin yan! Babalik ko, pero may papakita muna ako. Alam ko mahusay kayo mag-skateboard. Oo, magaling kami. Alam mo naman pala eh. Baka gusto niyo sumali sa grupo ko sa science fair. Ha! Pang mga loser lang ang science fair. Uy! Anong ginawa mo sa board ko? Inayos ko lang ng konti para manalo sa fair. Gusto niyo bang mag-levitate? Ano bang sinasabi mo? Mag-levitate? Oo! Cool kaya ang science. Pero mukhang hindi pa nga kayo handang mag-skateboard sa hangin. Quantum, ano ba kasi yun? Makakapag-skateboard kami sa hangin. Paano? Booster fuel packs. Paalala lang, Chris. Kapag hindi ito gumana, ang project mo yung periodic chart song. Boron and carbon and calcium, yeah! Oo, alam ko na, Gizmo. Simulan mo na, Dad. Wow, astig! Tingnan mo yun. Magnetic levitation. Quantum, sasali na kami sa grupo mo. Cool pa lang science eh. Yeah! Ayos, subukan natin. Woo! Tingnan mo, ano mo lutang? Oh, galing! Ayos! Tapos na ang pangutya. Ulutang tayo! Ganito! Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.